Alright, mga kamukil. Good morning, no? So, bali ngayong umaga, mga kamukil. Umuwi muna ako sa bahay kagabi, no? Kasi may gagawin akong quotation, mga kamukil. Dalawang quotation to. So, shout out kay Sir Herbert. At saka sa... May ano kasi, nagpapakot, mga kamukil. Nagagaling Butuan, no? Butuan yung project, no? So, Sir Herbert, nagawa ko na yun sa'yo. Mamayang gabi, isisend ko na sa'yo yung quotation, no? So... kay sa project na nandun sa Butuan, siguro sa mga linggo ng gabi ko nagagawin yun, no? Kasi puro malakihan itong mga kamukil, no? Inabot ako kagabi ng mga 12 PM, mga kamukil, no? Nag-AM, no? Basta 12 AM, no? Kagabi nag gawa ng quotation na yun kasi malakihan. Alright, so ngayong araw na ito, mga kamukil, papakita ko sa inyo kung paano ko trabahuin yung Spanish type na two-sided na pagkayari na bubong, no, doon sa Panabo project. Okay, let's go, mga kamukil, puntahan na natin. Right, magandang hapon, mga kamukil, no? So time check tayo is 5:25, no? So medyo overtime ako, mga kamukil, ng mga ilang minutes, no, para lang maporma yung bubong kasi bukas, mga kamukil, bibili naman ako materials, maiiwan ko naman to, no? Pero nandito na naman si Master Buyit, kasi Master Buyit yung magpatuloy dito bukas, no, sa bubong. At least napuruma ko na, mga kamukil. So pakita natin, mga kamukil. Alright, bali nandito talaga ako sa taas, mga kamukil, no? Two stories, andyan yung flooring natin sa baba, no? Yan yung pangalawang palapag. Hindi, nandito ako sa bubong, no? So yung view dito, mga kamukil, ayan, kung napapansin nyo, itong mga bahay dito, mga kamukil, no? Yan, Northern Plains, Panabo City. Yan, ito yung view dito. So halos-halos lahat makikita nyo, mga kamukil. Pari-pariho yung puruma yung ng bahay, no? Kasi parang subdivision to, mga kamukil, no? Yan, kung may napapansin kayong iba na yung forma ng pagkabubong, binago na po yan, no? May mga dalawang palapag na yan, pina improve na yan ng mga may-ari, no? Kung napapansin nyo, so ito yung forma ng bubong natin dito sa taas, mga kamukil. Two-sided siya, mga kamukil. Papunta dito, ito yung pinakaharap yan, kung napapansin nyo. Tapos ito yung pinakalikuran niya dito, no? So yung haba ng bubong na to, papunta doon, 6 meters yan, no? May bulada akong 90 cm and then may 12 inches na gutter, so magiging 100 cm din yan, no, yung bulada natin bawat gilid, no? So gilid, tagiliran, harapan at saka likuran, pariho yung bulada niya, 90 cm, no? At saka yung ginawa kong ceiling metal cladding dyan is 90 cm, no? So makikita nyo, mga kamukil, kung paano mag-install ng ceiling metal cladding sa tagiliran lang, no? Pero sa loob nitong project na to, sa loob ng bahay, hardiplex yung gagamitin natin, kisame, tapos wala nang design, plain lang, mga kamukil, no? So bali ayan na yung forma niya dito, mga kamukil. So yung kulang dito bukas, trabaho ni Master Buyit, paglagay ng bridging dito. Yan, napapansin niyo yan, awang pa, no? Saka zone dito sa gitna. So maglalagay muna ng bridging, pagkatapos sundan na lang to ni Master Buyit yung parlinang inuuna ko dito, no? So naglagay ako diyan ng tansi. Yan, napapansin niyo, papunta yan sa baba, mga kamukil, no? 90 cm yung sukat niyan, no? So mangyayari diyan, hindi ka na magiging sukat na sukat. Rekta mo na lang ididikit yung dulo ng tubular diyan sa tansi, kasi yun na yung guide, no? Eskwalado na yan, mga kamukil. So paglatag natin ng bubong diyan, yan na lang din sundan natin yung dulo ng tubular, no? Hindi na natin kailangang iskwalahin ng bubong kasi naka-eskwala na yung tansi na yan. So ganun din sa kabila, mga kamukil, no? So ganyan yung pagkadiskarte ko dito. So bukas ganun rin yung pagkadiskarte dito, may susundan din tansi. And then ito, mga kamukil, itong pinakadulo na to, bago yan latagan ng parlina, hulugan yan muna, mga kamukil. Kunin muna yung tuwid nito, no, mula sa dulo na to. Dyan itatapat yung tali ng hulog o plumb bomb. So kung saan yung ituturo yung tuwid, yun yung tatabasi, no, para pagdikit ng parlina, tuwid na siya. So yun na lang susundan natin paggawa ng fascia frame, no, paglagay ng posti dyan sa fascia frame natin. So yan na lang yung susundan, dahil hulugan na, tuwid na, sundan na lang natin yan. So ganun din doon sa baba, mga kamukil, no? Hulugan din, kunin natin yung tuwid, para yun na lang yung sundan natin pagkabit natin ng fascia frame. Alright, so ito na yung forma. Bukas, mga kamukil, bridging, paglagay ng parlina, yun na lang yung kulang, no? Ako bukas, mga kamukil, kukunin ko yung bubong nito, then mga dingding, tsaka double huling, pangkisami, flooring, pinulik board, lahat kukunin ko na bukas, mga kamukil. At saka magdadagdag ako ng 30 sacks na simento, tsaka buhangin, ano pa. So kulang na yung buhangin, no? Tsaka bakal. So nakasulat naman lahat, mga kamukil, no? Bukas bibilhin ko lahat, no?
tatawagan ko ngayon yung may-ari dito na mamali. Actually mga kamukil, naka-schedule bukas na mamili. Alright, so ito na yung update sa taas mga kamukil sa bubong, no? By Monday mga kamukil, makapagbubong na kami dito. So umulan man o umaraw, tuloy pa rin yung trabaho kapag makabubong na tayo dito sa taas. Alright, so baba tayo mga kamukil. Update din tayo kung ano yung ano na yung improvement sa baba, no? Yung pagpader natin. Alright mga kamukil, baba tayo. Alright mga kamukil, kiniaw, butang na dito. Isandig dito na itong mga gamit. So yan, ito yung update dito sa baba mga kamukil. So ito, nakapagbuhos na si Master Buhit ng poste. Tapos ganito nakataas yung pader natin mga kamukil. Wala nang itataas nito. Ito lang yung request ng may-ari talaga. Hanggang liig lang, no? Para papasok pa yung hangin sa loob, no? Mas makakatikin sila ng presko. So ayan, natapos na mga kamukil sa pagpile. Isang araw to. Binanatan nila kanina si Master Bunny doon, si Master Buhit dito. So puntahan natin sa likuran banda mga kamukil, no? Kung ano yung update doon sa pagpader. Master Lando yung nakatuka doon. Yan, tingnan natin dito. Ay, ayan na. Nakapagpile na din mga kamukil, no? So bukas matatapos to si Master Lando, no? Dito tapos na. So bukas matatapos to. And then yung trabahuin pala bukas mga kamukil. So ito, tatanggalin tong yung forma, tapos lilipat dyan sa mga bubuhusan ng mga puste, no? Tindi si Master Lando. Ugma ko, huma nagpile ko, no? Maka-plaster pag forma. Mga hapon na. So yan. So bukas mga kamukil, trabaho ng mga mason, maglagay ng forma, tapos pagpatuloy sa pagpile. Tapos di pa maka-plaster, ugma ko, no? Buhos pa nga, no? So by Monday mga kamukil, plastering na, no? Pagkatapos ng plastering dito mga kamukil, ipapasunod ko itong flooring, no? Ito yung, pero bago tambakan itong nakatiwangwang na butas mga kamukil, maglalagay muna ako ng PVC dito abang sa lababo, no? Dito natin itatapon yung tubig ng lababo rekta sa kanal mismo, no? Kasi may mga kanin, kaya importante ma-rekta sa kanal, no? Bukas yung i-order. Ano pa yung kulang? Kulsan yung kulang, tsaka pine sand. So YY, magdadagdag na din ng YY, no? Yan. Yan, nabarahan pa yung kanal, oh. Bukas linisan 'to mga kamukil, no? Yan, may bara. So yan lang mga kamukil, no? Yung aking mapapaabot sa inyo ngayong araw na video. Sa mga bago pa lang sa akin channel mga kamukil, huwag kalimutang mag-subscribe. Yan. I-like ang video mga kamukil pag yung ito'y nagustuhan, no? At paki-share na rin mga kamukil, no? Sa inyong kamag-anak, kapatid, kaibigan, no? Yan yung pinaka-importante mga kamukil, mai-share nyo yung ating video, no? Dahil yun yung hangarin natin mga kamukil, na yung mga kulang pa sa kaalaman ukol sa construction ay mapapaabot natin sa kanila yung mga gusto nilang malalaman. Right? And once again, Monkel on the vlog.